Kaya po ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang dira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang dira. Ipaninyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pagpapasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri pa sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan
at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa Niya sa iyo. Ang Panginoon ang masaganang gumaganti. Gagantihan Kanya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon sapagkat di Siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala Siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoo at saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hinaing, sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Aki namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag Niya, hari Siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng magkasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalapit na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli
at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Pagkatapos po ng napakahabang panahon ng misteryong Paskwal sa mga panahon ng Kwaresma, Banal na Triduo at Pasko ng Pagkabuhay, muli tayong bumabalik sa mga kulay na luntian. Ibig sabihin, tayo ngayon ay nasa panahon ng karaniwang panahon. Ito ang isa, kung hindi naman ano, ang napakahabang panahon sa liturgiyang kalendaryo ng ating simbahan. Dahil ang karaniwang panahon, ito ay matatapos mga bandang dulo ng buwan ng Nobyembre. At bagamat ito ay karaniwan dahil sa pag-alala natin ng ministeryong pampubliko ng ating Panginoon, ito naman ay nagpapakita sa atin ng ekstraordinaryo at kakaibang pag-ibig o pagmamahal ng Diyos na nagpapahayag ng kaniyang presensya sa pamamagitan ng kaniyang anak na nag-aral at nagturo sa atin ng mabuting balita at gumawa ng iba't ibang kababalaghan. Ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, noong siya ay nabuhay sa mundo, pinagaling ang mga may sakit. Ipinangaral ang paghahari ng ating Panginoon. Ang mga bulag, nakakita. Ang mga bingi, nakadinig. Ang mga lumpo, nakapaglakad. Ang patay, binuhay. Gumawa ng iba't ibang kababalaghan. Gumawa ng iba't ibang mga himala. Ito ang ministeryong ginawa at ipinadama sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung babalikan naman natin ang ating ebanghelyo, muli nating maririnig ang mga salitang ito ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, na marami ang nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli ang magiging una. Ibig sabihin, bagamat may kahinaan ng tao at may pagkamakasarili, magbibigay at magbibigay ng pagkakataon ang Diyos sa sinumang gustong magbago. May gantimpala para sa magiging matapat na tagasunod ng ating Panginoon. Ngunit ipinapaalala sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang paanyaya na sumunod sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Ang paanyayang ito ay nangangahulugan ng ating pagiging unang-una, mapagkumbaba. At nararapat huwag mag-alinlangan sa pagwaksi sa mga bagay na pinahahalagahan natin dito sa mundo. Kaya nga tiniyak ng ating Panginoong Jesus na ang gantimpala sa sino mang sumusunod sa Kanya ay higit pa sa anumang bagay na maaaring ibigay sa atin ng mundo. Dahil ang gantimpalang tinutukoy ng ating mahal na poong Jesus Nazareno
ay ang gantimpala ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Uulitin ko po, ang gantimpala ng kaligtasan at ang gantimpala ng buhay na walang hanggan, tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ibig sabihin po nito, walang sinumang nilalang o taong nabubuhay o nabuhay sa mundong ito ang makagagawa o makapagbibigay nito. Tanging Diyos lamang. Isang dakilang kaloob na mula sa Diyos ang buhay natin sa mundo. Pag-iimpok ng mga bagay na kapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, ang hamon sa atin sa isa't isa. Ito ang sa atin ay binibigyang diin sa araw na ito. Magsumikap tayo para sa mga bagay na makalangit. Pag sumikapan nating makapasok sa langit, piliin natin ang Diyos sa araw-araw. Maghangad tayo ng mabuti at magsabog tayo ng pagmamahal. Kaya nga ang tanong, aanhin mo ang tugatog ng tagumpay at ng karangyaan sa mundo kung itatapon naman sa impyerno ang kaluluwa mo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, sa kaharian ng Diyos, walang una at walang huli, dahil pantay-pantay ang lahat sa atin sa harap ng ating Panginoon. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating puso sa maalab na pananalangin sa Ama at sa bawat kahilingan at panalangin ang atin pong itutugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nagpapabalik loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kamay kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga
sa amin ng iyong anak na si Hesukristo. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para sa amin makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal, nakapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago
at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkala mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayo magpag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon.
Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Pinapalalahan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbababasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.